wala na kayong makikita ang video galing sa akin, galing kay King Lux. Yung last na video na napanood nyo, yun na yun siguro. Meron ako isi-share sa inyo mga kaibigan, mga ka-YouTube, tungkol kay Idol King Lux, kung bakit siya tumigil sa pagbablog o sa paggawa ng content. Nakita ko ito sa isa sa mga kaibigan niya o isa sa mga malapit niya na mga supporter sa YouTube channel niya. Nakita ko ito dahil in-upload niya yung live ni Idol King Lux at saka ginawa ng reaction video, kaya nalungkot. Marami ay nalungkot at saka lalo na ako dahil sa pamamahalaan ni Idol King Lux. Kaya panoorin natin mga ka-YouTube ang kanyang live at ito ay deleted na. Yan nga pala kalakas. Ito sa tinagal-tagal. Ngayon lang ulit tayo magkita at magkausap. Miss ko kayo. Tapos meron din pala akong gustong sabihin sa inyo. Bali, pwede nyo itong i-share para mapanood ng iba. O pwede sabihin nyo na lang sa mga kilala nyo na subscriber natin, follower natin dito sa Facebook page, para sabi na lang. Meron akong mahalagang sasabihin. Gusto nga pala ako kamustahin. Kamusta pala kayo? Sana ayos lang kayo. Ako pala, nandito pala ako sa northern part ng Samar. Siya nandito ang Samar sa province ng mama ko. So, matagal-tagal pala pa hindi nakapag-upload ng video. Siguro 3 months na. yung totoong video na kinu-content natin, 3 months na tayo hindi nakapag-upload. May reason din doon kasi, meron akong pinagkaabalahan. Akala ko ganun-ganun lang, pala medyo matagal yung process doon. So, meron akong ginagawang t-shirt ngayon. Meron tayong ginagawang merch para meron kayong masuot na King Lux. So, yun, abangan nyo yun, supportahan mo, sana bumili yun soon. Yung pinagkaabalahan ko at umuwi rin pala ako sa province ko dito nga sa Samar. Binisita ko muna yung mga relatives ko dito kasi almost 3 years or 3 years na ata kami. Almost 3 years na hindi kami nagkikita. So, na-miss ko din yung lugar na yun kasi nag-school din ako dito sa Samar. Na dito ako nag-first year high school. So, na-miss ko din dito. Kaya ayaw na pa-uwi ako. So, dahil nga nag-video ako, hindi ako nagkaroon ng chance na umuwi. At ito, dito na ako nakauwi na. Dito pala ako sa Northern Part at gusto kong dito muna na sino may kakilala sa inyo nagpaparent, paki-PM nyo dito sa Northern Summer sa Katarman. Meron pala akong sasabihin, importante ng announcement na save nyo to na sa bahay. Erase ko na pala itong live na to. Pagkatapos, matagal talaga tayong hindi nakita. Ilang buwan, 3 months siguro. So, yun, 3 months hindi nakita. At, gusto ko na sabihin sa inyo na hindi na ako. Yung last na video na napanood nyo, yun na yun siguro. Gusto ko sabihin na hindi na ako bago ng video. Salamat po, shoutout sa lahat ng nagpapashoutout. Ito, yun. Hindi ko na ba kayo maisa-isa eh. Pero salamat sa nagkisabi ng miss. Yan, thank you. Miss ko din kayo. Lahat kayo. Seryoso yan. Salamat pala sa mga lahat. Sa lahat ng nanonood ng mga videos natin. Maraming salamat sa simula sa umpisa. Yan, gusto kong sabihin sa inyo na hindi na pala ako mag-video. Hindi na ako gagawa ng mga experiment. Tingin ko, okay na yun. Nagawa ko nung parang third ko. Bilang isang tao. Bilang isang na sa video. Pasensya na pala. Gusto kong humingi ng sorry kasi
niya makamakita sa social media, sa dito sa Facebook at sa YouTube. Kaya gusto ko na lang kunin yung chance ito para magpasalamat. Wala na kayo makikita ang video galing sa akin, galing kay King Lux. Ito lang, parang siguro think ko nandito na lang ako. Kaya gusto ko pasalamat sa simula sa umpisa sa mga tao, sa mga subscriber, followers, kagawa mo na nanonood. Simula pa ng pinakauna kong video, mga prank, mga kalokohan, hanggang sa nagkaroon tayo ng experiment, hanggang sa ito na tumutulong-tulong na rin kahit paano. Yan, salamat sa pag-share ng mga videos natin, pag-like, pag-react, pati pag-comment na rin. Thank you. Yan, gusto ko sabihin sa inyo na hindi na tayo mag-upload ng mga videos. Ito na yun. So, ito na yung makakalungkot man para sa akin din, kasi gusto mag-upload ng videos, pero ano, okay. Salamat. So, sila na lang nagsabi sa inyo. Miss ko din kayo. So ayan, alam nyo na hindi na ako makatagapulog ng video. Yung salamat pa lang talaga. Kumakita mo ako nun siya. Ba't ko lang? Wala akong makita ang comment niya. So salamat pala sa lahat. Sa lahat ng sumuporta sa akin. Siguro ilang minutes na ba ito? Didelete ko na rin itong live. Hindi pala makita ang comments niya. Miss ko yung kayo na sa CEO. Thank you, Isabel. May nag-PM sa akin, baka daw prank lang to. Sana prank lang. Pwede ba? Pwede hindi. Yeah. Pero, salamat sa mga nag sa akin. Ano? Yun, kung hindi dahil sa mga ginagawa ng panonood, sa pagsuporta na, so, napinaginapan din naman natin lahat ng video na ginawa natin. Miss ko yun. Hindi ko talaga magawa ng mga pag-usap sa inyo dito. Basta rin pong mayari. So yun lang, kasalamat ilakas, hindi ko na mabasa yung mga comments nyo. Anyway, yun, at least nasabi ko sa inyo yung gusto kong sabihin. Meron tayong panagkabisihan at turn. Nakapag-decide na ako na yun, hindi ko na nakikita sa mga videos. Hindi lang din na tayo mag-upload ng video. Salamat sa inyo. Mag-ingat kayo talaga. Namiss ko kayo. Seryoso. Salamat, ayan mo natin itong live na ito. Okay, kayo malangkot. Ganun talaga. People come and go. Totoo yan, maalis yung tao, may lumalating, may maalis. May lumalating ulit. Ayan. So, pag-ingat kayo palagi ha. Siguro masalamat sa mga napayak natin, napakuha ng patawa sa mga videos. Ayan, maraming salamat sa inyo. Yun na mga kaya YouTube, mga kaibigan. Yun lang yung live niya. At saka maraming nalungkot, maraming hindi baka paniwala dahil sa mga comment tungkol sa pagmamaalam niya, pagtigay sa pagbablog o paggawa ng social experiment. Maraming nagtatanong kung ano bang dahilan, kung bakit siya tumigil, kasi maraming naghihinayang
dahil sa ganitong kalaki na ng subscribers na nakasobra 1M subscribers na siya sa YouTube at saka sa Facebook niya is naka 1M naman o sobra 1M naman yung followers na sa Facebook page niya. Yung supporters na niya na page is marami na rin. Yung mga supporter page na na members doon, marami na rin. Isa na ako doon. Sobra naman, 1,000 naman yung followers niya o supporters followers niya sa page niya. Saka maraming nagtatanong sa kanya o nakukomment, yun o. Nakukomment kung bakit siya tumigil, baka daw may sakit siya o baka daw iniwan siya ng girlfriend niya o baka daw ang may mga dahilan pa daw o sana yung mga nakomment na baka may sakit siya kaya nahiya lang siya magsabi dahil ayaw niya malungkot yung mga followers niya, mga subscribers niya sa YouTube at saka sa Facebook, mga followers niya, kaya sinabi niya lang na o dinahilan niya lang na may pinag-abalahan sa ayon sa video niya, lalo na may pinagawa siya ng merch saka may pinag-abalahan siya. Sana maging totoo lang na ganyan yung talaga yung dahilan niya kung bakit tumigil siya sa pag-vlog o sa paggawa ng content, lalo na yung social experiments. Simula sa Paul, sinubaybayan ko talaga yung mga vlog niya dati nung hindi pa siya na KMGS, lalo na yung mga ang una niya ng mga vlog na mga prank, lalo na mga naging mambabarang siya, yan, mambabarang, at saka mga nagpa-prank siya sa mga grab, nagpa-prank siya na siya ay grab, na kulang yung ano na, yung nag-pickbook siya, o walang kukuha ng kanyang mga delivery, o kanyang i-deliver, kaya sa social experiments yun nun, o nagpa-prank. Lalo na yung ano yung nag-viral video niya sa Nakim GS dahil sa Kalabaw dito rin sa Estancia Ililo sa lugar namin din sa Ililo dito sa nag-viral yung kalabaw niya na, sa pagbibigay niya ng kalabaw doon sa taga Estancia Ililo at saka nakaabot na sa Nakim GS. Maraming nagtanong na bakit siya nag-itigil, yun na ang mga comment. Hindi natin siya masisisi o hindi natin siya mapilit kasi sa kanya yun eh. Sa buhay niya, alam niya kasi kung ano ang tama o mali. Saka alam niya yung kung ano ang makakarapat sa kanya kung titigil siya o titigil siya sa pag-vlog o sa pag-content o sa paggawa ng social experiments kasi siya lang nakakaalam, siya yung nang mayawak sa ng katawan niya. Siya lang yung may ano, may alam kung ano talaga kung tutuloy pa niya o hindi kasi hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan niya, baka dinahilan niya na lang yung ano yung pagsa ano niya na may pinagkabalansa dahil ayaw niya malungkot yung mga followers niya sa Facebook at saka subscribers kaya hindi na natin talaga alam yung buong dahilan. Kaya sa mga nagko-comment diyan na nabasa ko rin na hindi satisfied sa mga sa live niya dahil hindi niya talaga sinabi kung anong dahilan, hindi satisfied yung mga supporters niya, mga followers niya at saka lalo na yung mga nag-aabang talaga ng mga video yan, mayroon dyan nag-comment na nagpapalood talaga siya ng trended para lang na mapanood ang mga video niya, inabangan niya mga YouTube, yung mga video niya sa YouTube channel niya at saka una kasi in-upload dyan yung kung i-upload siya na video sa YouTube na talaga inuna i-upload eh. Saka bago sa Facebook. Saka malaki na rin yung followers na sa Facebook. At saka yung nag-viral nyo doon, nakilala siya lalo. Nung nag-viral siya sa akin, hindi sa Carabao, nakaabot yun na 26 million. Sa Facebook ko, sa Facebook na yun, sa YouTube niya, nakaabot yun na sobrang in views. Kaya maraming nahinayang o maraming nalungkot dahil bukod sa maganda yung content niya, may natutulungan siya at marami siyang natutulungan at saka marami pa siya naghihintay ng tulong niya. Kaya ako mismo nalungkot rin dahil siya, sa kanya rin ako kumukuha ng inspirasyon sa pag-vlog o sa kanya rin ako kumukuha ng ideya
kung paano magsalita o paano magsabihin sa content ko, ang mga ekspresyon niya, ang ginagaya ko, yung mga sasabi niya na pagpatuloy mo ng pagiging mabuting tao mo, mga salita niya, at saka higit sa lahat is marami talaga ang mga lungkot dahil di kaniya nga kikita yung mga video na mga litis niya, mga video pero mga luma na mga three months na siguro yung last na video, yung totoong content talaga na social experiment is 3 months na ayon sa vlog at saka makita mo rin yan sa YouTube channel na pati ako na lungkot din nung makita ko sa nag-upload at saka hindi na hindi ko na panood ng mga social experience na marami siya kasi napaiyak, napaluwa kahit na napaiyak niyan pero sa sobrang tuwa o napaiyak na yung tao na nanonood sa sobrang tuwa dahil yun may natarungan siya o may tinulungan niya naman sa isang tao na kailangan talaga ng tulong niya kaya siya talaga inspirasyon ko sa paggawa ng content at saka sabi ko nga sa sarili ko palang araw lalaya nila ko sa kanya gagawin ko rin ang ginagawa niya dahil sa ngayon hindi pa magawa dahil wala pa kong kumunan kaya nananin ako sa Panginoon na sana maka-views ako na hindi naman sa malaki na maka-views ako na makasahod ako ng mga tag-tipot-tipot yung pataas para na may punan ako para magawa ko na yung ginagawa ni Idol Pinax sa pagtulong kasi natulang hindi talaga biro yung pag-vlog ko pag-YouTube dahil pagod at tuyat na sa ikaw pang nagbibidyo lalo na wala kang dito ikaw pang nagbibidyo ikaw pang nag-i-edit ikaw pang videographer at saka isipin pa kung ano nilagay mo ng music background na bagay sa video mo isipin kung ano nilagay mo ng mga memes or nilagyan mo kung paganda ba o pangit at saka hindi talaga basta-basta at saka hindi basta-basta makakuha ng mga 1M lalo na sa kanya kay Ayoke Rax na 1M subscribers kami nga nahirapan sa pagkuha ng 1,000 subscribers sa 1M pa kaya na marami talaga yung naghihinayang o nalungkot dahil maliban sa malaki ng yung subscribers na lalo na yung Facebook base niya marami rin na yung nalungkot marami nalungkot dahil hindi na nila makikita ang bagong i-upload ni Idol King Rax sana Idol King Rax bumalik ka sa paggawa ng social experience at kung talagang ayaw mo na wala na kami magagawa dyan kasi nasa sayo yan ikaw lang may alam kung ano talaga ang dahilan kung sa kalusugan mo talaga o ano sana wag lang sana mag-ingat ka kung saan ka man at saka sana kung maging okay na ang kung may problema ka man at saka maging okay na sana bumalik ka na sa paggawa ng content o lalo na yung social experiment at saka sana magaya ko rin yung ginagawa mo para na makatulong nila sa mga mahirap lalo na sa mga walang wala sa buhay tulad ng mga PGWD na nangalimos sa daan maraming salamat mga ka-YouTube at saka mga kaibigan kung pwede nyo naman i-share yung video ko ito sa mga followers ni Idol King na sa mga subscribers niya kasi yung sinabi niya naman sa live niya nasa video na pwede i-share kasi deleted niya yung live niya pagtapos sa live deleted niya agad at saka pwede nyo ito i-share sa Facebook o sa YouTube para makita ng mga subscribers niya mga followers niya kasi deleted niya para hindi sila mataka kung bakit matagal na hindi pa nakapag-upload si Idol King na sa YouTube channel niya at saka sa Facebook page niya kaya ginawa ko to yung video nito at saka in-upload dahil hindi para kumita o hindi para makakita ng revenue. Ginawa ko ito para makita ng mga supporters niya sa Facebook page niya at saka sa YouTube channel niya makita ng mga supporters at followers niya para hindi sila mataka na bakit matagal hindi pa siya naka-upload kasi deleted na yung live niya, deleted niya agad eh. Kaya marami nalungkot at saka pakishare na lang mga ka-YouTube hindi ito para maka-revenue ko o makataas ng views ito. Share ko lang o na-upload ito para na makita ng mga subscribers niya o mga followers niya sa Facebook. Kaya
maraming maraming salamat sa panonood, sa pag-share, kung may mag-share man nito. Marami talaga nalungkot o marami hindi naka-justified sa kanyang video dahil hindi na sinabi ko anong dahilan. Yun ang sinabi niya na may pinag-abalahan siya. Yun lang. Maraming salamat mga kaibigan sa Idol King Nas. Kung saan ka na ngayon, sana naiingat ka. Sana magiging okay ka na. Sana kung magiging okay na o may ginalakot ko din mo, sana walapas mo. Manalangin ka sa Panginoon. O manalangin lang palagi. At saka sana malagpasan mo ito. At saka kung magiging okay na, sana bumalik ka na sa paggawa ng kumpit ng social experience. Maraming mamimiss sa'yo, lalo na ako. Tsaka sa mga solid supporters mo dyan, simulan mo na ngayon. Tsaka sa mga followers mo sa social media page, sa tinag supporters mo sa page mo rin. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Idol King Nas, mag-ingat ka ulit. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe. Muling nagbabalik ka sa TV. Peace out.